guys, ako nga pala si Gabriel Lampa. Ang auto ko ay Nissan Sentra B13 1992 model na naka SR20 yung makina. So yun, partanong ko lang, buti naka Nissan ka par. Kasi, di ba, nung araw tsaka sa panahon natin, gusto nila Honda pag racing-racing eh. Honda. Ano bang kwento mo? Actually ako, dati, pangarap ko Honda, EG hatchback. Oo. Sobrang pangarap ko dati yan eh. Ngayon, yung kwento neto, hindi pa ako pinanganak na kinapapa ko na to. Ang totoong may-ari neto ay si lolo ko. Ngayon, noon time na namatay yung lolo ko, si papa ko na yung nag-alaga neto. Then, around 2009-2010, nung nakabili na pickup papa ko, eto, natambak na lang. Ngayon, around 2013, nung high school ako, bali, eto na yung ginamit kong service na tinagamit nila. Yung pangarap talagang auto is Honda Civic EG hatchback. Eh, kaso, syempre, nung bata pa, wala pa naman tayong pambili nun. Ngayon, eto, si Poor Boy, ginagamit ko lang nun as service lang talaga. Simula 2013 nung high school ako. Par, di ba nakwento mo nung minsan kasi nung nagtambay kami, may nakwento si Gab. Meron daw kayong owner type na jeep. Tama ba? Owner type jeep. Ano ba story nun? Paano? Yung owner na yon kay papa ko talaga yun. Yun yung race car niya nung baby pa ako. 2001 nata yun or 2002. Basta mga ganun na panahon. And then, so, kumakarera papa ko nun, baby pa ako, sinasama niya ako nun, and then, pinapahawak niya lang ako sa mga tropa niya, habang kumakarera ng illegal. So, kumbaga, yung time na yun, medyo parang inaano na ako sa pagkukotsi ng tatay ko. Pakunti-kunti, no? Oo. Oo. Tapos, dumating yung time na binenta yung owner. Pandagdag ng puhunan nun sa negosyo. And then, yun nga, around 2012 bata yun, before ko gamitin sa Poor Boy, ipapabili ako ng auto nun. Yun nga, yung Civic EG. Gusto mo EG eh, no? Eh, sinabihan ako nun na mag-owner na muna daw ako kasi daw baka bubungguin ko lang yung kotse kasi di pa ako marunong mag-drive. Eh. Pang practice. Oo. Ngayon, na-open ko sa kanya, total, owner yung gusto niyang bilhin. Sabi ko, yung owner niya dati, pangalan nun, Makupad. Oo. So, pero Makupad nga ba? Makupad? Hindi, okay lang. May power naman. Ngayon, after 1 week lang siguro nun, pagka-uwi ko galing school, ako, sinurprise nila ako. Oo. Yun nga, sabi nila, may dadating daw mamaya. So yun, nag-iisip ako kung ano yun. Nag-expect ako nun, Honda. Oo, baka Honda yung bigay, no? Ngayon, habang nakaiga ako sa kwarto, bigla ko narinig yung ano, yung owner. Eh, kabisado ko yung tunog nun nung bata pa. Yung ingay niya, alam mo yan, no? So, lumabas ako agad nun. Sabi ko, familiar yung tunog na to. So yun nga, yung owner. And then, before ko gamitin si Poor Boy, yun muna yung pinagamit sa akin. Doon ako nag-practice, doon ako natuto mag-drive. Tapos syempre, kahit pa paano, mainit yung pagmamaneho nun. Hataw kahit pa paano, kahit pa marunong. Hanggang sa napasabog ko yung makina. Then, after nun, doon na pumasok si Poor Boy around 2013. Eh, kailangan ko na din ng service nun. Pinagamit na sa akin. So, pero nung time na yun, hindi mo pa siya inayos, as in stuck pa lang? Hindi, stuck. Hindi naman totally stuck kasi nung namatay si lolo ko, minodify na din naman ni papa ko. Kumbaga, parang konting restoration. Overall yung makina, nagpalit ng mga bumper, nagpalit ng mags, lowering spring. Yung mga typical na modifications. Yung mga basic modifications. Ngayon, so ginagamit-gamit ko nun,
wala akong pakialam nun sa auto. Kasi hindi ko naman talaga gusto yung auto eh. Yung pangarap talaga nun, Honda. Honda talaga? Nung first year college or second year college yata yun, sinalang ako sa karera ni papa ko. First time? First time. Ito yung gamit mo? Hindi, yung owner pa na. Ah, yung owner? Okay, oo. Ano yun? 2016, December. Oo. So, first time ko kumarera, na owner yung gamit ko. Tapos, so, si Purboy na nanon na nun. Naka-stance na nun. Alam mo yan, yung sagad lower. Ay, mababa. Oo, tama. Sagad lower, naka-BBS ako, naka-wide lip. Ganun yung... Puso nung araw yun eh. Oo. Tama. Tapos yung mga speaker na I'm lowered. Ay, okay. Okay, yung mga nasa likod. Be patient, I'm lowered. Yung mga ganun. Oo. So, ganun yung setup ni Purboy nun. Tapos, 2017, kumarera ulit, January. Doon ko first time na meet yung Centro Club Philippines. Dinala ko si Purboy nun kasi in-invite ako that time. Ngayon, nung pagpunta ko doon, nakausap yung mga matatanda na sa Sentra, doon ko na-realize na, okay, may ganitong modification pala yung mga Sentra. Uh-huh. May ganitong makina pala yung mga Sentra. Naisip ko, okay din palang i-modify yung Sentra. So, ayun, pakunti-kunti, marami akong nalalaman about sa mga Sentra against sa yun. So marami talaga, may natutulong talaga yung mga club? Kasi may natututunan kayo. Oo, mga club, malaking tulong. Aminin ko, dati ayaw ko man sumali. Kasi siguro naiiya ako. Kasi yung time na yun, wala naman talaga akong planong i-set up yung, ano, yung Sentra. So yun, nung nakasama ko nga sila, ang dami kong nalaman, dami kong natutunan. Pakunti-kunti ako na in-love nun. Oo. Sa Sentra. So, yun. Pakunti-kunti. Bili ng ganyan, bili ng ganito. Palit bumper. Minomodify ko na, pakunti-kunti. Paano ka pumasok sa pagdadrag? Sa pagdadrag, yun nga. Sinalang ako ni Papa ko, year 2016, nung naka-honor ako. So, tuloy-tuloy yun. 2016 December, 2017 January, nako-owner pa. Tapos, nung birthday ko, February 2017, nag-track day kami nun. Hanggang, di ko sure kung May yun or April. Pero nung time na yun, nagpalit ka na ng engine or yung dati pa rin? Bali, si Purboy nun, binabalak na din namin ni Salang sa karera. Oo. Pero, isasalang namin siya once na napalitan na yung makina. So, napapaisip ako that time, matagal pa to. Kumbaga, feeling ko after 5 years pa, dun ko pa ikakarera yung kotse. Kasi, syempre, paano, mahal din yung mga makina eh. Oo. So, gastos. Oo. Ngayon, nangyari, 2017, last kong karera sa owner, nagkaroon ng problema sa makina. So, yun, in short, may stop ako sa karera. Ngayon, 2018, lalaro yung tito ko, gamit niya yung Honda niya. Yung balak ko lang talaga that time is manood lang. So, dala-dala ko si Purboy nun. Kasi, one-seater lang yung Civic ni tito ko nun eh. Oo. Ngayon, habang nasa kami, registration area, nakikita ako siguro ng tito ko na nainggit ako kasi nanonood ako mga tumatrangka nun eh. Kinausap ako ng tito ko, sabi niya, gusto mo lumaro? Eh, sabi ko, di naman pwede yung akin at saka wala yung owner. Sabi niya, hindi, sige, libre kita ng entry, sabi niya. Eh, kaso sliding yung clutch nung akin, sabi ko. Yung time na yun, di ko man pinapakialaman talaga eh. More on cosmetic muna talaga that time. Tapos sabi niya, sige, i-enjoy mo lang. Ang importante, makalaro ka lang, sabi. Di alam na papa ko nun yun. So, di na ako nagpaalam.
nangyari, pinag-entry ako ng tito ko. Lumaro ako January 2018. Ngayon, so lumaro ako noon, nag-practice ako. Kahit na mabagal yung auto, nakita ko yung mga time slip consistent. Kahit man na mabagal yung auto. Tapos sabi ko, may chance pala akong manalo kasi maganda yung mga, consistent sa mga oras ko eh. Kasi sa drag racing, lalo na kapag legal, importante, consistent eh. Yun yung way para manalo. Yung araw na yun, edi tapos na yung practice na ako, okay naman. So, tumurangka na ako ng race proper. So, tuloy-tuloy lang yun. First time ko rin naman makarami ng win nun sa karera. Kasi sa owner, no, lagi akong talo. Ngayon, edi tuloy-tuloy yung mga trangka ko nun. Nananalo. Hanggang sa natalo ako. Tapos, nung natalo na ako, magpa-uwi na sana ako nun. Biglang may humarang sa akin si Tado. Tapos sabi niya, congrats, ganun. Nagulat ako, sabi ko, natalo na ako. Hindi, sabi niya, second runner-up ka, ganyan. Di ako sure nun kasi feeling ko marami pa nun eh. So, sabi, yun nga, pinipilit ko na wala na. Hanggang sa bumaba ako ng auto, lumapit ako sa mga marshal. Nagtanong ako sino yung mga top 3 na nanalo. So yun nga, second runner-up nga ako. Pero first, ano mo yan? First official na legal race? Hindi. Sa Sentra. First ever race ni Purboy yun. 2018, January. Tapos yun nga, may second runner-up pa. So yung nakakatuwa doon, di alam ni Papa ko na tumurangka ako. Umuwi ako noon, may dala akong trophy. So, yun. Ayos. Nagulat Papa ko. Oo. So, yun, nangyari. Imbis na ikakarera namin ng nakamakina, ginawa namin, kinarera na muna namin ng stock yung makina. So, after noon, February, yung next event, ginawa namin, nagpalit lang kami ng clutch kasi sliding yung clutch. So, tumurangka ulit, February. So, yun, nag-champion. Champion sa second race si Purboy. O, tapos, third race naman, March, nag-first runner-up naman ulit. After nun, May, nag-champion ulit. So, nangyari, tuloy-tuloy, buong season ng NDRC noong 2018, panalo. Oo. So, yun, dun na nag-start yung... Hanggang nabuo na, yan, yung ngayon. Oo, hanggang sa tuloy-tuloy. Lalo napalitan na yung makina. Actually, hindi pa eh. Nangyari, ano pa nun, Berman, sumali pa ako nun, may mga panalo din. Ngayon, 2019, January, magre-register ulit ng NDRC. So, in-announce sila sa akin na Golden Wheel Awardee ako for 2018. Yung? Sarap. Bali, yung nakuha ko nun, 2018 Northern Series Hot Street Overall Champion. Tapos, national, buong NDRC, South and North, first runner-up, Hot Street. After nun, 2019, sumabak pa rin ako, may mga runner-ups pa rin ako. And then, December 2019, yun yung Millionaire's Cup. Hindi ko sure pero parang yun ata yung first ever 1 million na, no? Price. Oo. Pero ano yun, ha? Hati-hati yun. Kumbaga sa lahat ng mga mananalo, pag-hati-hati yun lahat, yung 1 million. So malaki kahit papaano. So nag-champion ako dun. Ngayon, dun na kami nag, ano? Dun na kami nag... Yun yung na naisipan magpalit ng engine? Oo, dun na kami nag-decide na magpalit ng makina. So, 2019 yun. So, problema, wala kami mahanap na engine nun. Although, marami yung mga nagbibenta, so, mga gamit na, tsaka last pag na. Mga na-open na yung mga makina. Kami, nag-ahanap kami. Hanggang maaari, yung mga hindi pa na-open or sariwa. Or galing sa mga auto na umaandar talaga maayos. So, yun.
wala kami mahanap. Hanggang sa... So, tinuloy-tuloy ko pa rin yung paglalaro kong stock yung makina. 2020, January, February, nanalo ulit. Hanggang sa nag-pandemic. 2020 pandemic, no? Oo. Oh, yun. Nag-pandemic nun. So, yun, pandemic, natigil sa karera kasi walang laro. Before matapos sa ano, pandemic, may mga nakakasama akong tumatambay nun, which is yung mga Central Club sa Manila. Yung tuner ko ngayon, yung mekaniko ko. So, yun, no? Stuck pa akong makina, yung mga tropa, nag-engine na nun. One of the reason kung bakit nakasama ko yung mga tropa na yun. Kasi mga dito sa Pampanga, magpapalit na sila ng mga makina. So, yun, after pandemic, 2021, pinlano namin lalaro ako ulit ng January. Kaso yung time na yun, syempre medyo natigil sa karera. Alam mo yan, yung nangalawang yung ano, yung mga paa, kamay, ganun. Kumbaga para ano, hindi ako confident lumaro that time. So sinabihan ako ng mga tropa. Kapag nanalo ako, tuloy ko daw yung laro ko. Kuhanin ko daw ulit yung Golden Wheel. Kasi ever since nung nag-Golden Wheel ako, yung naging goal ko na sa mga sumunod na karera ko is yung Golden Wheel. Makuha yung overall champion sa lahat. So, ganun yung plano namin. Kaya kaso, natalo. Ngayon, sinabihan naman ako ng mga tropa, manalo or matalo, panalo pa rin daw ako. Kasi nangyari, may nahanap na pala silang makina that time, which is sa 2019 pa, naghahanap na kami ng makina. So yun, nung natalo ako, sinabi nga nila na meron makina, ganyan, so ilalagay na lang sa auto. So yun, tumigil na ako noon, February, early February, dinala yung makina dito sa garahe, hanggang sa, yun, linagay na kayo, poor boy, tapos tuloy-tuloy yun, upgrade, upgrade, hanggang sa ayan, ganyan siya ngayon. So yun par, ano na yung mga bago dito? Simula nung... Ano bang meron dito sa sentro mo? Bali, ano, simula nung napunta sa akin, pinalitan ko, sa exterior, nag-GTS bumper ako. GTS 1. So, paano ba malalaman yung GTS 1 sa stock na bumper? Yung stock na bumper, walang fog light at saka mataas yung ground clearance. Ito kahit paano may parang so ito parang may chin, no? Oo, parang may chin. Tapos fog light, yung grill niya Sunny yung emblem. Oo. Pero yung GTS 2 Nissan pa rin. Pero yung mga nauna, Gen 1, GTS 1. Ganito. Sunny, oo. Eh yung sa PHDM, ano itsura? Nissan logo. Ah, okay. Pero medyo iba rin, iba na itsura. Yung grill, hawig lang. Ah, okay. Pinagkaiba lang talaga is... Ano, lagay na lang natin dyan. Oo. Tapos... para ano pang meron dyan? Ito ba? Stock ba to? Ito, stock yan. Yung mga tawag dito, pilot lamp. Oo, para saan ba yan? Yung mga pilot lamp, parang ano sila eh. Parang bumper pole. Bumper pole, parang okay. Guide sa... Kumbaga yan sa gilid naman, oh, medyo gilid sa naman gilid. Auto. At least may guide ka kung malapit na, gano'n. Hindi ko sure ha, pero based sa lahat ba ng research ko, gano'n yung ano. Pati sa atin, ganito meron? Yung mga ano? Mga Pinas na gawang yung PHDM. Yung mga lumabas lang na meron ganito is yung mga higher EFI. Bar, yung mga Super Saloon, oo. Mga SE Saloon, lalo na yung mga Japan variants, mga gano'n. Gano'n nga sa'yo. Tapos, naka GTS 1 na side skirt din. So yan, plastic. Yung stock ng PHD mo lang, walang ganyan? Wala, walang side skirt. Bali yung mga lumabas lang na may side skirt, yung mga ano JDM. GTS 1 tsaka GTS 2. Galing talaga yung mga hapon, gusto nila sa kanila lang merong ano. Oo nga, dahil nandun lahat modificate na ano eh, parts. Kinapahirapan tayo mga Pinoy. Ngayon, dito sa likod, ano lang, stock Gen 1 na bumper lang. Dati, naka-ano ako dyan, naka-GTS 1 din ako. Ngayon, nangyari,
nabangga, kaya tinanggal ko. Nakunik kasi. Tapos dito sa likod, pero black talaga siya. Tininturo ko lang ng black para okay. Sumabay lang sa ano. Sa, bagay ano? Sa harapan. You know? At yung mags niya bagay. Ganda. Tapos dito, taillight, Gen 1, tsaka GTS 1, parehas lang. Pero yan, yung buong yan, itong buong panel na to. Pati yung sa atin dito sa local, ganyan din. Yung mga, yung mga EFI. Pero yung mga base variant, yung mga LEC, wala silang garnish. Ano lang, taillight lang. Hindi ito din, wala. Sa mga base variant, wala. Wala, no? Oo. Kumbaga, parang plain na trunk lang. Anong year kasi ito, par? 1992. 92, ha? O, parang yung mga panahon ng mga Lancer Nightlog, puro pag ganyan yung ano eh. Oo. Taillight eh, uso nun eh. Kasa bayan nito, mga itlog, tsaka yung ano eh, small body na Corolla. Ah, oo. Yun. So dito, yung mags, naka Rota Slipstream Flow Forge. Ito yung mga lightweight na mga slipstream. Iba yung ano, iba yung design. Magaan, yung no? Spoke. Tsaka itong dito niya, parang mas nakaganan eh, no? Oo. Hindi ka mukha ng mga ano, yung mga pangkaraniwan na slipstream, parang diretso. Oh, yung sa akin medyo flat eh. Oo. Tapos yung goma, naka Achilles ATRK Sport 215. Taba ako. Sabi nga ni Bambi, yung taba lang gulong. And for ano, for racing purpose. Dati nakaano ako diyan, naka Taycapi yung T37 na by 8. Ngayon, matagal kong ginamit 'yun eh. Yung reason ba't nagtagal ako doon ako na in love sa auto kasi sobrang bagay nung tayo niya. Lalo na kapag meaty yung goma. So, oh, tsaka yung T37 kasi parang yun ang Jordan 1 ng mga sasakyan. Oo, oh, yun nga. Kaya diba? So yun, Taycapi. Hindi rin pasok sa mga, alam mo na. Sa tsaka panlalaro mo, par, mahirap. Oo, oh, mabigat. Maksidente ka pa. Baka mag-crack. Baka bumigay. Oo, oh, bumigay. Ngayon, yung Rota naman na to, one of the reason ko ba nagpalit ako, for ano nga, for racing, mas lightweight. Kasi nag-aabol ako ng oras, hoping kapag lalaro ako next time, pumasok na ng ano, expert. Kasi ito, umoras na siya ng 14.0. So, 0.1 na lang, 13.9 na, ano na yun, expert category na. Yun yung goal ko talaga para dito. So, yun yung reason ba't nagpalit ako naman, ng mags. Ayun sa interior par, pwede ba natin tignan? Yeah. Ayun para nung meron sa loob? Bali dito, ano lang, bright bucket seat, Momo Monte Carlo, ito, Greddy multi-switching system. Ito yung ano, parang VTEC controller para sa Neo VVL. Oh, okay. Ngayon, tsaka ito, air Spencer lang, Pioneer head unit, the rest, stock lang. Para may tanong ako. Ano yun? Ba't may tissue ka doon? Alam mo na yun. Nice. So, ito yung makina. Is SR20 VE Neo VVN. So sa Honda, anong katumbas nito? Ito, katumbas nito is parang ano, parang B20 VTEC. Kasi ito 2.0 to eh. So yun, B20 VTEC ito 2.0 na Neo VVN. Ganun yung parang ano. So dito para ano pa lahat pinalitan mo maliban sa makina? Bali dito, yung mga napalitan dito is una, N1 cam. Headers, naka HKS mushroom air filter ako, and then RB25 injectors, tapos strut bar, yun lang. Tsaka ano, naka ano na din to, naka SR16 na computer box at tsaka Greddy i-manage. Yun, kasi par sigurado may mga magtatanong ano na yung in-upgrade mo. Oo. So yun par, last question. Anong ma-advise mo sa mga gustong magbuo ng sasakyan, yung mga meron ng kotse sa bahay, pero siyempre natatakot sila, or yung mga gustong bumili ng sasakyan, mag-start, ano masasabi mo sa kanila? Sa mga may sasakyan na sa bahay, lalo na yung mga ganitong klaseng kotse, yung mga luma, na galing sa mga pamilya natin, pwede naman na mag-start kayo doon, i-build nyo. Lalo na kung may mga sentimental value yan, yung mga auto na hindi natin pwede ibenta gaya nung akin.
ako, hindi ko man talaga in-expect na mabubuo ko ng ganito yung auto kasi nga, yung time na yun, nangangarap ako ng ibang auto. Eh, yun nga, hanggang sa na-love na lang ako, malay nyo, kayo rin, may love kayo sa mga auto nyo, kung nangangarap man kayo ng ibang auto. Sa mga wala pang auto, huwag kayong titigil mangarap, eventually, dadating din sa inyo yan. Sa mga gusto naman mag-try kumarera, mag-try lang kayo, try and try lang. Wala naman mali sa pag-try. Basta nasa track? Oo, basta nasa racetrack. Siyempre, para safe tayo. Para safe. Wala tayong madamay na ibang tao. Yun. Huwag kayong matakot magkamali. Ako, ilang beses na nagkamali before, in-adapt ko yun as a lesson. Ganun. So, yun para, thank you pala, Gab. Thank you, para pinakita niya yung sasakyan natin at store niya. Baka meron pa pang gustong pasalamatan? Siyempre, number one, kay wifey ko, Mikey. Pangalawa, parents ko, na siyempre, sumuporta sa akin nung wala pa akong budget. Mga kaibigan ko, Central Club Philippines, Central Club Pampanga. Kay tuner ko, Yendar Motorsport. Kay mekaniko ko, Kalsada Work, kay Kuya Marwan. At saka kinaka Kuya Delwin, mga mekaniko ko. 197 Garage, shoutout. Kay... Par, meron pa. Yung Poor Boy. Mga pala, Poor Boy's Garage, Poor Boy's Trading. Saan ba nila makikita yung Poor Boy, par? Dito lang sa Pandakaki, NHA, Mexico, Pampanga. So yun guys, see you sa next episode. Bye-bye!